Hello mga love vlog! Welcome sa aming channel! Ako nga pala si Tiya. Ako nga po pala si Tiyo. And for today's video, magbabasa si Tiya sa inyo ng isang kwento. At bago tayo magsimulang pusa, of course, kung bago ka lang sa channel na to, huwag kakalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lang kang updated sa mga videos na i-upload. Hello mga love-love! Welcome back! At ngayong araw nito, meron tayong babasahin isang napakagandang kwento mula sa The Best Bedtime Stories. At ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Ang Prinsesa at ang Palaka. So, retold by Alvin Del Prado, illustrated by Arnold Reina Cruz, and at sa huli ay colored and cover designed by J. Javier R. Kahilig. So, bago tayong mga love-love magsimula, may tatanong ako sa inyo. Naranasan niyo na bang kayo ay nangako o nag-promise sa inyong kapwa, like sa inyong friends, family, at sa iba pa? Natupad niyo ba ito? O hindi niyo natupad? So, ngayon sa ating kwento, malalaman natin kung yung prinsesa ba sa kwento ay natupad niya yung kanyang pangako o hindi. Sa tingin nyo, mga love-love, natupad niya kaya o hindi? So, tara! Magsimula na tayong magbasa. Si Prinsesa Hana ay solong anak ng hari at reyna. Hindi siya palakaibigan. Mas gusto niya ang mag-isa kaysa makipaglaro sa ibang prinsipe at prinsesa. Paboritong laruan ni Prinsesa Hana ang isang gintong bola. Ang bola ay regalo ng kanyang ninang. Kahit saan magpunta ay dala niya ito. Kahit nang maging dalaga na ay lagi pa rin niya itong pinaglalaruan. Isang hapon ay namasyal ng namasyal ang prinsesa hanggang makarating sa isang maliit na lawa. Naupo siya sa damuhan para magpahinga. Habang nakaupo ay pinaglalaruan niya ang bola. Inihahagis niya ito sa hangin at saka sasalupin. Hindi inaasahan ni Prinsesa Hana na hindi niya masasalo ang bola. Hinabol niya ito pero gumulong na ito diretso sa lawa. Ibig niyang maiyak dahil imposible niya itong makuha sa ilalim ng lawa. Sino kaya ang maaaring kumuha ng aking bola? Kahit na anong hilingin sa akin ay ibibigay ko. Makuha ko lang muli ang aking bola. Wala sa loob ay nasabi ni Prinsesa Hana. Pwede mong kunin ang bola mo! Anang isang paos na tinig. Hinanap ng prinsesa ang pinanggagalingan ng tinik pero hindi niya makita. Narito ako! Sabi muli ng tinik. Nagsasalitang pala ka? Ulala sa ng prinsesa. Tama! Mahal na prinsesa! Nagsasalita ako! At payag akong kunin ang bola mo kapalit ng isang hiling. Wika ng palaka. Anong kahilingan? Tanong ni Prinsesa Hana. Kukunin ko ang bola mo kung patitirahin mo ako sa palasyo. Pakakainin sa plato mo at pahihigain katabi mo sa iyong kama ang seryosong sagot ng palaka. Ano? Nangangarap ka! Masyado kang abisyoso! Ulalas ni Prinsesa Hana. Gaya ka, pero tandaan mo, ako lang ang makatutulong para makuha mo ang gintong bola. Sabi ng palaka sa prinsesa. Sa huli ay pumayag si Prinsesa Hana. Ang palaka lang kasi ang pag-asa niyang makuha ang gintong bola. Palagay din niya ay hindi siya masusundan ito sa palasyo.
Hanggat sumisid sa lawa ang Palaka. Matagal din iyon. Nang sumungong ang ulo nito sa tubig, ay kagat na nito ang gintong bola. Agad kinuha iyon ng prinsesa at patakbong umuwi. Uy! Teka, sandali! Sigaw ng Palaka. Naghahaponan sila nang makarinig siya ng mahihinang kapok. Bahala, prinsesa! Pasok mo ako! Anang paos na tunika. Kinabahan ng prinsesa. Naisip niya na ang Palaka ang tumatawag sa kanya. Nang ang Palaka ang makita sa binuksang pinto, ay agad niya itong isinara. Pero muli at muling tumatok ang Palaka. Sino yon? Tanong ng mahal na hari. Napilitang ipagtapat ni Prinsesa Hana ang tungkol sa pagkahulog ng gintong bola sa lawa at ang pagbuha dito ng Palaka. Kung nangako ka ay dapat mo itong tuparin. Papasukin mo siya. Utos ng hari sa prinsesa. Napilitan si Prinsesa Hana na papasukin ang Palaka sa palasyo. Palundag na sumunod ang Palaka sa prinsesa sa habag kainan. Napilitan din siyang pakainin sa kanyang plato ang Palaka, gaya ng pangako na dito. Ibig magsisi ni Prinsesa Hana dahil sa ibinigay na hiling ng Palaka. Ngayon ay mapipilitan siyang matulog na katabi ito. Wow! Ang ganda pala ng kama mo at ang laki! Sabi ng Palaka. Nagpalundag-lundag ang Palaka sa kama, masayang masaya ito. Samtalang inis na inis naman si Prinsesa Hana. Kung may magagawa lamang siya ay sisirain na ang kasunduan dito. Gabing-gabi na ay hindi pa rin makatulog si Prinsesa Hana. Sa tabi na ay tulog na tulog ang Palaka. Nahimbing ito sa lambot ng kanyang kama. Madaling araw na siya nakatulog kaya tinanghali na ng gising. Muntik mapasigaw si Prinsesa Hana nang makita kung sino ang nasa kwarto niya. Nakatayo sa harap ng kama niya ang isang napakakisig na prinsipe. Magandang umaga, mahal na prinsesa, sabi nito. Isinumpa ako ng isang engkantada. Mababali lang daw ang sumpa kapag may pumayag na prinsesa na pakainin ako sa kanyang plato at patulugin sa kanyang kama. Kwento ng prinsipe. Maraming salamat, mahal na prinsesa. Dahil sa iyo ay bumalik ako sa aking dating anyo. Wika ng prinsipe. Hindi makapagsalita ang prinsesa. Umibig sa isa't isa sina Prinsesa Hana at ang prinsipe. Hindi nagtagal ay nagpakasal sila. Umuwi sila sa kaharian ng prinsipe at doon ay nabuhay ng maligaya. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang ang Prinsesa at ang Palaka. So, mga love-love, sa tanong natin kanina, natupad po ng prinsesa ang kanyang pangako. Natutunan natin na kapag tayo pala ay nangako sa ating kapwa, dapat natin itong tuparin. So mga love-love, natapos na ang kwentong binasa ni Tiya. And sana may napulot kayong aral sa kwento. And pakaabangan yung mga susunod pa mga story na babasahin ulit ni Tiya or ako sa mga susunod na video. And muli, kung bago lang kayo dito sa channel na to, huwag niyong kakalimutan na mag-like, subscribe, at hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video updates ng aming channel. Yun, sa susunod ulit mga love-love. Salamat! Bye mga love-love!